live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Boses ng Bayan para sa mamamayang Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, si Danny Mario, nagsasabing magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat. We love you. Aking Freddy, good morning. Okay, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. BBMP po, nakapagpasalamat na ba kayo sa ating nag-iisang hari at Panginoong Diyos Ama nang tayo'y magising kanina. Panibagong buhay na naman po kasi natin, mga kaibigan, ngayong araw ng Lunes, kaya dapat tayong magpasalamat. Boses ng Bayan po para sa mamamayang Pilipino. Dito lamang po yan sa Margo TV Philippines. Alfredo Freddy Velez po. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Okay, pare. At, okay, pare. Mahaba-haba na naman ang ating pahinga at ito na naman tayo, mag-aatid tayo ng mga mainit na balita. Yes, at napakarami nating dapat pag-usapan ngayon. Medyo gumugulo na ang ating kapaligiran. Pero unahin muna natin ito isang magandang balita. Dahil noong araw ng Sabado, pare ko, ay naimbitahan tayo ng isang grupo ng mga magigiting na mga tao na taga Bulakenyo. Dahil ang Netherlands to the Philippines Ambassador ay panauhing pandangal sa naganap na general meeting ng Dangal ng Bulacan Foundation Incorporated o DBFI sa Bulacan. Ang Ambassador ng Kingdom of Netherlands to the Philippines, Mariel Gerard, ay napiling panauhing pandangal sa General Assembly Meeting ng Dangal ng Bulacan Foundation Incorporated na may temang Boosting Dutch Investments in the Philippines na pinangunahan ng kanilang presidente na si Maria Gladys C. Santa Rita. Yan ay noong araw ng Sabado at ito ay ginanap sa Balagtas Hall, Hiyas ng Bulacan Convention Center, City of Malolos. Yon. Sa naging talumpati naman, pare ko, ni Gerard, sa harap ni na Bulacan Vice Governor Alex A. Castro, mahigit 100 Bulakenyos kasama ang mga opisyalis at miyembro ng Dangal ng Bulacan Foundation Incorporated at ng Bulacan Chamber of Commerce Incorporation sa kanyang tinalakay ang tungkol sa ekonomiya at business-to-business engagement sa pagitan ng Netherlands at Pilipinas. At syempre, kasama ang lalawigan ng Bulacan. Tinalakay din ang Ambassador of Kingdom of Netherlands to the Philippines ang tungkol sa pagpapalakas at pagpapalago ng economic and social development kasama ang infrastructures na ayon sa kanya ay makatutulong ng malaki sa pagpapaunlad sa Pilipinas at ang kahalagahan ng San Miguel Corporation New Manila International Airport Project sa Bulacan. Si Gerard, na kilalang-kilala din bilang European Union Gender Champion, nang kanyang matalakay ang tungkol sa maritime cooperation as well as the safety and security of Filipino seafarers na nagtrabaho sa Dutch-owned at flag vessels, ay maluha-luha itong nagpahayag ng pakikiramay sa 2 Filipino seafarers na namatay nang ang Greek-flagged vessel ay naglayag sa Red Sea at Gulf of Aden nang ito ay tamaan ng pinakabagong atake ng Houthi rebels. Makaraan ang kanyang talumpate ay hinarap naman niya at sinagot
ang mga naging katanungan ng mga mamamahayag sa Bulacan nang tinanong si Gerald ng Media People na baka ang New Manila International Airport Project ng SMC ay makakapagdulot ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Kanyang siniguro naman na hindi maaaring mangyari ang kanilang haka-haka dahil napag-aralan na daw ito ng gusto ng mga magagaling na engineers na siyang nakatoka sa paggawa ng world-class airport sa Bulacan. Matatandaan na noong nakaraang taon, pare Koy, sa ganito ring mga critics na di amunoy dahilan sa pagbaha ang ginagawang airport sa Bulacan, ito ay pinagtanggol ng San Miguel Corporation President and CEO Ramon S. Ang. Ang tungkol sa binabatong pagbaha umano sa Bulacan, ani RSA ang Bulacan Airport Project ay ginagawa hindi sa reclaimed land, kundi sa existing low-lying land that is vulnerable to heavy flooding and was converted to commercial fish funds. Ang bahaan niya ay naganap na wala pa ang Bulacan Airport Project. Mga pagbaha dahil sa redeveloping ng mga existing land that had been inundated by water in previous decades due to factors that include flooding from heavily silted river systems, conversion to fish ponds, at ang sobra-sobrang paghuhukay ng groundwater na siyang naging dahilan sa unti-unting pagbaba ng kalupaan taon-taon at sa marami pang kadahilan ng gawa ng tao. Hanya ang lugar ay isang isla at ito ay makikita sa mapa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ganun din sa National Mapping Resource Information Authority o NAMRIA mula pa noong taong 1990s. Samantala, buong suporta naman dito ang pamalaang panlalawigan sa pagpupulong ng dangal ng Bulacan Foundation Incorporated para sa taong ito, kung saan panauhing pandangalang ambassador of Netherlands to the Philippines nga na si Mariel Gerards. Sa kanilang mensahe, nagpapasalamat naman sa Dutch government si Vice Governor Alex Castro sa kanilang pakikiisa sa pagpapalakas ng ugnayang Dutch-Filipino na siyang magpapasok ng maraming pangkabuhayan at kalakalang oportunidad sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan niya ng pagpupulong, ay lubos po silang umaasa sa pamumuhunan ng Netherlands sa lalawigan sa mga susunod na taon. Okay mga kaibigan, narito naman pong ilan sa naging kaganapan sa pagpupulong ng dangal ng Bulacan Foundation Incorporated at ilan sa managing pahayag ng Ambassador of Kingdom of Netherlands to the Philippines na si Mariel Gerards. Okay, co-pilot, pakiplay ang ating video. Let me turn to infrastructure. Dutch companies have made significant investments in the Philippines infrastructure, including renewable energy and development, and land development. With the country's geography, past coastline, and strategic position in global trade routes, there's immense potential for growth and cooperation in this sector. Dutch expertise in ports development and maritime services can help unlock the Philippines' potential, driving economic growth and creating employment opportunities. We have Dutch companies ready and willing to explore these opportunities, and the MSC is willing to facilitate meetings as we are actively seeking. Come in the back, sir. Come quickly. Attorney. Please, thank you. Okay.
Okay, mga kaibigan, yan naman po ang ilan sa naging kaganapan sa pagpupulong ng Dangal ng Bulacan Foundation Incorporated, na kung saan ay pinangunahan nga ng kanilang presidente na si Maria Gladys Santa Rita.